balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, halos matawa nga pong isa sa mga boxing legend ng middleweight division na si Bernard Hopkins sa mga hakbang na ginawa ni Devin Haney, kung saan kinasuhan nito si Ryan Garcia dahil sa paggamit ito na feds na ostarin na siya daw ang rason bakit ito nadurog sa bakbakan. Ano yung mga idol? Ibang-iba na daw talaga ngayon ang mga bagong generation ng mga fighter. Masyadong emosyonal na daw sila ngayon mga idol. Hindi daw nila inisip mga boss na isa silang fighter na kung meron ka man daw bad blood sa kalaban mo, tradisyon na daw sa boxing sport na isettle lang kanyang galit sa ibabaw ng boxing ring. Ito lang daw talaga ang paraan ni Haney Boy para patunayan sa lahat na mali daw ang ginawa ni Ryan Garcia ng paggamit ng feds. Well, para sa atin mga boss, malamang ayaw talaga ni Boy Ilong natapusin ang kanyang issue kay Ryan Garcia sa ibabaw ng boxing ring dahil alam nito mismo mga idol na talo talaga siya kay Bagito sa bakbakan. Hindi kasi nito mga idol mabuli si Ryan Garcia sa ibabaw ng boxing ring dahil meron ito lakas sa kanyang kamao. Malaki at mahaba ito kagaya ni Haney Boy. At isa pa mga idol, paano man nanalo si Devin Haney kay Ryan Garcia? Eh, isa ito sa mga fellow hands ng boxing sports. Si Haney ang klaseng fighter mga idol na mananalo lamang sa pamamagitan ng hit and run sa kalaban. Bagamat hindi talaga nito magawa mga idol ang estilo niya kay Ryan Garcia dahil mabilis po mag-counter ang kamay ni Bagito. Bagamat balik naman tayo mga idol sa sinabi ni Bernard Hopkins na sobrang lambot daw ngayon ng mga boxer kaysa sa mga old fighter dati. Eh, tama naman talaga mga idol. At ang magandang example nga dito mga boss, ang bakbakan ni Marquez at Manny Pacquiao, lalo na sa pangatlong laban ng Pinoy at Meksikano, kung saan nauwi sa kontrobersiya ang panalo ni Pacman. Marami kasi may tiwala mga idol na tinalo ni Marquez ang Pinoy, pero pinaburan lang siya ng mga judges. Kung totoosin mga idol, wala nang obligasyon si Manny Pacquiao na labanan si Marquez sa pang-apat na pagkakataon dahil nga pa-retired na itong Meksikano. Pero dahil sa hindi maatin ni Pacman, nasabihan siya ng mga boxing fans na nanalo lang ito kay Marquez sa pangatlong laban nila dahil naluto ito ng mga judges sa scorecards. Eh si Pacman mismo ang nag-insist na labanan si Marquez sa pang-apat na laban kung saan dito natulog ang Pinoy sa Meksikano. Pero gayon pa man mga idol, pinatunayan pa rin ni Pacman na hindi siya duwag na lumaban at willing ito isit sa ibabaw ng boxing ring kung ano man ang issue nila ni Marquez. Pero si Devin Haney mga boss, pinaalam nito sa lahat na isa talaga itong malambot na klaseng fighter. Sa kabilang banda naman mga idol, isang magandang plano nga po ang hatid ng dating governor na si Chabot Singson para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil balak nito ikasama mga idol ang laban ng kanyang alaga na si Charlie Suarez at ang WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete dito sa atin sa Pilipinas bago magtapos ang 2024. At sa mga nagsasabi mga idol, kung kaya ba talaga ikasa dito ang laban sa rason na kinakailangan talaga ng malaking halaga para papuntahin si Baquero dito sa Pinas at depensahan ang kanyang titulo sa mandatory nito na si Suarez. Eh masasabi talaga natin mga idol na maning-mani ito para kay Sir Chabot. Nagawa nga nito mga idol na gastusan ng Miss Universe na dito ganapin ang pageant na talagang milyones dolyares talaga ang ginastos niya dito. Ang bayaran pa kaya na malaki si Navarrete para papuntahin sa Pilipinas? Ang tanong na lang talaga dito mga idol, kaya ba na Navarrete at promoter nito na si Bob Arum na sa Pilipinas gaganapin ang laban papalit ang malaking pera na offer sa kanila ni Sir Chabot?